Ryan, may opisyal na bang pahayag ang PCG kaugnay dito sa pagkakadawit ng ilan sa mga kanilang mga tauhan sa kaso ng nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro? Aga, hindi pa daw makapagbibigay ng opisyal na pahayag ang Philippine Coast Guard patungkol sa kaso hanggang hindi pa nila nakukuha ang dokumento mula sa DOJ. Nirirespeto daw ng Philippine Coast Guard ang desisyon ng Department of Justice na isama ang ilan sa kanilang mga tauhan sa sinampahan ng kaso tungkol sa paglubog ng MT Princess Empress sa Oriental Mindoro noong Pebrero na nagdulot ng malawakang oil spill. Bukod doon naman sa documents, sir, may iba pang documents to corroborate yung nasabing documents na yung CPC. So hindi lang naman yun doon nag-rely, maraming documents pa nag-rely yung PCG para payagan yung barko na magbayad. But hintayin namin yung ano para mas bago namin masagot kasi nasa baka maging hindi tama yung pagbibigay ng comments. So we'll make our comments in the proper forum. Ayon sa PCG bilang co-equal agency ng Marino o Maritime Industry Authority, tinanggap lang nila ang dokumento na ibinigay sa kanila ng shipping company sa pamamagitan ng ahente at mga crew nito. Kasi meron tayong presumption of regularity. So kami naman ay ginawa lang namin yung dapat gawin under the circumstances. Sinabi ng PCG na nagsasagawa na sila ng imbestigasyon o nagsagawa na sila ng imbestigasyon tungkol sa kaso ng kapabayaan ng kanilang mga tauhan dahil sa insidente. Naipasa na daw nila ang resulta sa ng kanilang imbestigasyon sa Department of Transportation. May mga tauhan din daw sila na nasuspinde at ang DOTR na ang bahala na maglabas ng desisyon. Kahapon, sinampahan na ng kaso sa ng National Bureau of Investigation at ni Pola Mayor Jennifer Cruz sa DOJ ang ilang opisyal ng Marina, PCG, ilang crew ng barkong MT Princess Empress kasama na ang may-ari nito. Siyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.